Good morning, everyone. So I am honored to be here as your graduation speaker here in Our Lady of the Pilar Catholic School. And we are celebrating the promotion of our health career plans. Yung mga gagraduate natin ng mga doktor dyan. Yan. So congratulations to the graduates, to the beloved parents of the graduates, at sa mga ng school natin, admins ng school natin. Yan. So, by the way, I am Nicole Miroy, your MC for today, and I will present to you our professional guest na sure ako mag-i-inspire sa mga estudyante na graduate dyan sa kanilang future. Marami silang matututunan mula sa kanya. And here is Miss Ayan Legaspi. Ayan. A speech that you will love, makakapulot ng aral lahat para sa ating graduates na mga doktor dyan. Thank you. I'm Dr. Ayan Joyce Legaspi at isa-share ko sa inyo yung mga natutunan ko nung college ako. Medyo mahirap siya pero kinaya ko rin naman. May mga times na syempre kailangan mo hindi ka makakatulog, tapos yung pagbabasa mo sa mga makakapal na libro, pero kakayanin mo naman yun kung gugustuhin mo, diba? Sa una may mga time na sumuko na ako, pero gusto ko talaga makagraduate para sa pamilya ko. Pero bilang isang doktor, kapag nakagraduate ka na, magagawa mo na lahat ng gusto mo, at parang worth it sa'yo yung mga pinagagawa mo nung college ka. Sa college, hindi mo rin maiwasan yung pagpupuyat, siyempre, yung iyak dahil sa thesis. Sa doktor kasi, marami kang kakabisaduhin doon. Like yung siyempre, gamot pa lang, ang dami na, di ba, mga diseases pa. Tapos, para ma-inspired kayo sa akin, kasi as now, tingnan niyo ako ngayon, I'm a professional doctor na ngayon. At marami na, nakakapunta na rin ako sa ibang bansa para ipagamot yung mga pasyente na may sakit. So, kapag nakagraduate na kayo na as a doctor, parang ma-feel yung sarili nyo na, wow, ang galing ko pala. Tapos, yun, ikat mo muna. Ako naman, bilang sa mga gustong maging doctor in the future, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kasi sa una, iiyak kayo at mahihirapan kayo. Pero alam naman natin na kaya natin yan. Siyempre, pag gusto natin ng isang bagay, siyempre, gagawin natin ang lahat para makamit yun, diba? So, para sa mga gustong maging doctor in the future, try and succeed. Ang graduating student, ano po kaya yung maibibigay nyo na motivation para ganahan kami mag-aral? Lalo na kapag nahihirapan na kami, parang wala ng pag-asa, ganon. Ano kaya, no? Ano ba? Sagot ko lang sa tanong mo, syempre huwag kang paghihinaan ng loob. At pag may gusto, syempre as a tao, di ba, mayroon tayong gustong makuha sa buhay, may gusto tayong kunin sa buhay. Siyempre, para makuha natin yung bagay na yun, gusto natin, gagawin natin ang lahat para makamit ang mga bagay na yun. Pwede nyo po may bigay na advice sa amin na kukunin yung take ng pagdodoktor. Yung kukunin yung course na magte-take ng pagdodoktor. Sa mga new graduates as a doctor, at yung mga future doctor pa rin, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi alam natin mahirap maging isang doctor, makuha yung standard na yon, yung pagiging doktor. Gagawin lang natin yung lahat ng makakaya natin. Siyempre, pag napagod tayo, wag agad tayong susuko. Isipin natin yung mga nagawa natin noon na, marami na nga tayong nagawa, tapos ititigil pa natin, di ba? Pagpatuloy na lang natin. Isipin mo yung mga pagod na nagawa natin noon, kaya para ma-achieve natin yung pagiging doktor. At masasabi ko lang, bago ako umalis sa entablada na to, magbibigay ako ng isang motto na hindi nyo makakalimutan. Try and try until you die. And when you die, at least you try. So, yan. Narinig na po natin ang speech ng ating doktora na si Miss Ayan Legaspi. At sana sa mga graduates natin, may natutunan kayo na aral mula sa kanya, advices, motivations, and yung motto niya, especially yan. So, yun. At sa pagsasara ko ng ceremony na ito, ng
ginagawa natin na ito na pag-promote sa health career plans. Gusto Siyempre, bago ko isara ang ating seremonyang ito, gusto kong tawagin ang ating mga graduates, ang malapit nang graduate ng mga doktor, after ng kanilang board exam, para magbigay po ng speech at pasasalamat sa ating guest speaker na si Dr. Ayan Legas. So ikaw, ano masasabi mo, Kate? Salamat po sa mga binigay niyo pong advice sa amin. Marami po kami natutunan sa inyo naging mga sinasabi niyo po as a guest speaker sa school namin. And Angeline? Ako? Thank you po dahil binigyan niyo ako ng motivation. Yan. So, salamat din at kahit ako na hindi naman ako doktor, may natutunan ako mula sa'yo. Thank you.